Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang Article number 20, Game Loss by Forfeit, at Article number 21, Game Loss by Default. Pag sinabi natin Game Loss by Forfeit, ito ang sitwasyon kung saan natatalo ang isang team dahil sa game schedule nila, hindi sila nakarating or dumating ang ilang players pero kulang sa lima para sa tinatawag na pagsisimula ng laro ng basketball. Okay? Yan ang tinatawag na game loss by forfeit. At pumapasok din sa game loss by forfeit, kapag ang isang team, kompleto nga, nando doon, pero ayaw nila maglaro. Okay? Nag-decide sila na hindi sila maglalaro. So, igagawad sa kanilang tinatawag na game loss by forfeit. At pangatlo, nagagawa rin din ang tinatawag na game loss by forfeit ang isang team kapag pinapupunta na ng tinatawag na CC o crew chief ang team o mga player sa loob ng basketball court para sa pagsisimula ng laro at ayaw nila maglaro. Okay? Natawag din yan na game loss by forfeit. Sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA, kapag nagkaroon ang isang team ng dalawang game loss by forfeit, sinasabi dyan na mawawala na sa liga o sa tournament ang team na yan. So, automatic tatanggalin sila. Yan ang rules and regulations sa ilalim ng FIBA. Pero, tinatawag na game loss by forfeit ay hindi kasama during playoff. Okay? Ibig sabihin, pag playoff, quarterfinals, semifinals, at tinatawag na finals. So, hindi valid ang dalawang game loss by forfeit para tanggalin sa liga ang isang team. Diwanag yun. Kapag sinasabi naman sa article number 21 na game loss by default, ito ay nangyayari during the game. Ibig sabihin, naglalaro na. At less than 2 players na lang natira. Okay? Ibig sabihin, kasagsagan ng laro, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, at kulang na sa dalawang player ang isang team, yan ang tinatawag na game loss by default. Kaya mga kabowlers, mga kapito, so yan ang maliwanag na pagpapaliwanag sa tinatawag na game loss by forfeit at saka game loss by default. Okay, mga kabowlers, sana maliwanag sa inyo yan. Sa game loss by forfeit, okay, ang team na matatalo ay magkakaroon ng tinatawag na 0 point habang ang team na mananalo ay bibigyan ng 20 points. At doon naman sa tinatawag na game loss by default, kung halimbawa, sa pagkakataon na yan, yung nanalong team sa tinatawag na game loss by default ay behind sila ng score at ang mas ahead ay ang natalong team dahil sa kulang na nga ang player nila. So ang magiging score dyan ay 2-0 pabor doon sa tinatawag na team na nanalo via game loss by default. So maliwanag yan mga kabowlers. Ano? Yan ang article number 20 at article number 21. So, kinapit natin ng mabilisan para hindi magreklamo yung mga ibang viewers na ang dami natin pasakali sa video at hindi tayo magtuloy-tuloy para sa tinatawag ng mga ideas at kaalaman. Okay? So, para sa inyo yan, mga kabowlers, mga kapito, sa lahat ng mga gustong makaalam ng mga rules and regulation ng rekta at wala ng padigoy-ligoy. Okay? Sa yan ang ating video. Ako po si Uncle B. At nagsasabing isang mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless us all. Peace out.